For today's video, papakita ko sa inyo yung natapos natin ngayon na bagong project. Yung giant talon na 29er. Yan, restore natin yung dati niyang design. May binago lang tayo ng konti. Dalawang beses natin siyang tin-up coat. Yung unang clear coat, niliha ko muna siya para mawala yung kapanong letra ng mga design. And after that, yun, binigwaan ko siya ng 2 coats ulit ng clear. Yan, hindi pa to nababuff mga boss, no? So, fresh clear lang to. Hindi pa to, ano, hindi tinatawag nilang gun gloss. Ayan. Ikot tayo sa kabin. Nilagyan ko rin siya ng ito, yung Giant Alox SL Fluid Form galing sa original na decals. Ito, yung 29. Ayan, may mga ano siya dyan. Tusok-tusok. So, ito. Maayos naman, mga sir. Kaya maganda talaga pagka maglalagay ka ng mga ganitong design, ano? Ida-double finish mo siya. Dalawang beses mo siya ita-top coat. Para ito, hindi mo makasalat. Ayan, meron din siyang decal sa ilalim. Ayan, may likabok lang isa. So, makita nyo na yung ating ginawang giant talon. Okay, so, may gagawin din nga pala tayong isang frame. Tri-band decathlon na frame. And panoorin natin kung paano natin siya gagawin. Na-primer ko na siya ng gray. Dililihain ko na lang ito. Tapos, kukulayan ko ng flat black. Then, flat here. Kaya, panoorin natin yung gagawin ko dito. Ayan, after 1 hour ng pagliliha. Natapos din. Ayan, lumabas yung mga epoxy na primer. At naiwan dyan yung gray. Yan yung mga malalalim na parts. Dali na natin sa paint put. Ang gagamitin kong base color ngayon from Weber na flat black. Tapos natin siyang bugahan ng base coat na flat black. Ayan na, pakita natin. So, flat na talaga siya or matte na siya, matte finish na siya. Pero syempre, lalagyan natin siya ng top coat na matte clear. And papatuyuin ko muna ito ng mga 30 minutes bago ko siya bugahan ng clear coat na matte. Then, habang napapatuyo tayo, punta muna tayo sa bilihan ng pintura. Samahan niyo ako. Let's G! Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Bro, for 27 years. So ngayon, dito tayo sa RMM Las Piñas. Yo, yo. Ayan, pakita natin yung mga ginagamit nating pintura. Ayan. Ayan, oh. Ayan yung ginagamit nating pangkulay. Yan, sabi kong hipig. Maganda. Ngayon, bibili tayo ng gagamitin natin sa matte clear. Yung platinum paste. Yung aming secret ingredient sa paggawa ng matte clear. Ayan. Tinitimpla kasi namin yung matte clear namin.
And pwede mo siyang timblahin kung gaano kamat yung gusto mo. So shoutout sa RMMF Paint Center. Kung gusto niyo ng mga customized na kulay, kahit anong kulay pa yan, dito nyo lang yan makukuha sa RMMF. Ayun, shoutout nga pala sa ating tropang timplador ng RMMF. Ayun. Boss JP. Yun, nakuha na natin yung ating pinipili na yung ating secret ingredient sa matte clear. Meron pa rin ba? Meron. Isang galon pa yan. Kaya, uwi na tayo at para mabugahan na natin yung ating ginagawang project. Let's go! Ayun, itimplay na natin yung ating matte clear ko. Itimpla muna tayo ng nipon clear, ceramic clear. Check natin yung hindi siya malapot. Alright, so let's go. Buganan natin yung frame na ginagawa natin. Tuyo na yung matte clear natin. Hawakan nga natin kung medyo tuyo na siya. Ayan. So, ayan boss, yung process natin ng pagpipintura ng matte black sa bike frame. Magmamat pa to pagka tuyong-tuyo na siya. Alright, so ayan, natapos na nating assemblein yung binugahan natin nga na frame kahapon, yung tri-band na ginawa natin siyang flat black or matte black finish. So, ayan. And tomorrow, ready for pickup na siya. Nahugasan ko na rin siya. Nilinis ko lahat ng parts. And then, tinono ko na rin para pwede na siyang mag-ride agad. Okay, so silipin natin yung ginawa nating frame. So, sana magustuhan nung customer ko yung ating ginawa sa kanyang bike. And sana nagustuhan nyo din yung aking second video na pagpipintura ng mga bisikleta. And sana sa lahat ng mga nakapanood, if you find this video interesting, kindly like and share. And please subscribe to my YouTube account.
JM Carolino. And please, kung interesado kayo sa mga ginagawa ko, you can follow my page, JM Paintworks on Facebook. Ayan, so andun lahat yung mga ginawa nating frames, lahat ng mga projects ko noon pa. Ayan, sana nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat. And hopefully, makagawa pa tayo ng maraming videos katulad nito. And next time, ayan, gagawa na ako ng mga tutorial videos para sa mga gustong matuto sa pagpipintura ng bisikleta. Ayan, maraming maraming salamat ulit. See you again next video. Bye-bye and maraming salamat!